Amen. Pinagpalang araw po at ang word po na babasahin ko ngayon ay mula sa Isaiah chapter 41 verse 13. Huwag kang matatakot dahil tutulungan kita. So amen po. Yung po ang word ni Lord mula sa Isaiah chapter 41 verse 13. At may kwento po tayong babasahin. Ang title po nito is Nagpumiglas. Naglalatag ako ng lambat sa aming bakuran para hindi tumubo ang mga damo dito. Nang malapit na akong matapos, napansin ko ang isang chipmunk na nasabit sa lambat at di makawala. Kaya nagsuot ako ng guantes at maingat kong ginupit ang lambat para makawala ang munting hayop. Pero mukhang hindi masaya ang chipmunk sa akin. Nagpupumiglas ito at tinangka akong kagatin. Malumanik kong sinabi sa kanya, "Relax, hindi kita sasaktan." Pero hindi niya ako naintindihan. Kaya patuloy pa rin siya sa pagpupumiglas. Dahil doon, pinakawalan ko siya agad nang magupit ko na ang lambat. Minsan, kahit nahihirapan na tayo sa problema, ayaw pa rin nating humingi ng tulong sa Diyos. Noon pa ay lagi nang nag-aalok ng tulong at pag-asang Diyos sa tao. Pero tinatanggihan natin ito dahil hindi natin nauunawaan ang tulong na kanyang ibinibigay. Sa lumang tipa ng Biblia, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Ako ang nagsasabing huwag kang matatakot dahil tutulungan kita." Yun po yung binasa natin kanina sa Isaiah chapter 41 verse 13. Kung pag-iisipan mo ang kalagayan mo ngayon, ano ang nais mong gawin ng Diyos dito? Natatakot ka bang lumapit sa Diyos dahil baka maparusahan ka lang? Mabuti ang Diyos at palagi mo siyang kasama. Handa ka din niyang tulungan at pakawalan o iligtas sa magulong sitwasyon ng iyong buhay. May pagkakatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Amen po. At sabi dito, ang pagtitiwala sa Diyos ang pinakamabisang pangtanggal ng takot. Wow, napakagandang assurance mula sa pangako ng Diyos. Na yun po, kapag tayo ay natatakot, lumapit po tayo sa Diyos dahil may pangako po siya na huwag kang matatakot dahil tutulungan kita. Yun po ay mababasa natin or makukote natin, maaari natin siyang basahin sa Isaiah chapter 41 verse 13. Na itong pangako ng Diyos sa atin ay hindi po kasinungalingan or pangakong katulad ng sa tao, kundi mapanghahawakan. At ang mabisa nga pong pangwala ng takot or pangtanggal ng takot is ang pagtitiwala sa Diyos. Amen po. Dahil malaki po ang nagagawa nito para maibsan or makawala tayo sa pagkakabihag or pagkakabitag sa atin mula sa takot. Tutulungan niya tayo. Ano man po itong pinagdadaanan natin or sitwasyon na meron tayo, may pag-asa sa tulong ng Diyos. Tutulungan niya tayo. Amen po. So, God bless us po.